Alright, magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa ating mga kaibigan, mga OFW. Sa araw na ito, eto na po ang request ng karamihan. Tayo po ay nandito sa Victoria, Tarlac. Kung saan po mga kaibigan, ang sabi ng ating mga followers ay puntahan natin ang Tarlac at alamin ang tunog ng taong bayan patungkol po sa usaping Francis Leo Marcos. Batid natin na si Francis Leo Marcos ay sumikat sa YouTube at bilang vlogger ay karapatan din natin alamin at syempre tingnan kung ano ang tunog ng taong bayan patungkol po sa kanyang napipintong pagtakbo nitong darating na halalan. Kung kaya po, samahan nyo kami dito sa Victoria Tarlac kung ano ang tunog ng taong bayan patungkol sa kanyang pagtakbo bilang senador. Ito naman si Sir, magandang hapon Sir. Ano kong pangalan kung okay lang, taong gala po ako? Antonio Domingo. Okay Sir Antonio, kasama ko po si Panparados. Isa ko katanungan kasi nasa kanilisorbi po kayo at napapanahon naman ng politika. Itatanong ko lang sa inyo kung kilala niyo po ang isang Francis Leo Marcos. Kilala ko po Sir. Ano kong pagkakilala niyo sa kanya? Tumulong niya sa nangangailangan. Aha. At napapanood ko sa kanyang Facebook yan o Facebook channel. Okay. So, sa panahon ngayon, tumatakbo siyang senior number 44. Ano po? 12 ang kailangan natin. Kung sakali po ay may sasali mo ba sa listahan ng iyong mga senador? Pangilan naman siya, sir? Kasi number 1 pwede. Dahil siya yung talagang tumutulong sa tao eh. Nakikita naman sa paggawa niya. Okay. Kung magkaroon ng pagkakataon siya, makaharap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Sinasasalamatan ko sir, sa kanyang ginagawang pagtulong. Maraming salamat sir. Thank you so much. Ako po si Taong Gala. Salamat po. Salamat. Ito, isa na namang vendor ng mais. Ayan. Magkano ho ang mais? Ito ganito. Po. Ha? 30 po. 30. Kumusta naman ang hanap buhay mo sa pagtitinda ng mais? Ano, depende lang po sa kita, bossing. Kaya ako pa po si Taong Galano at kasama ko si Pentorados. Tayo yung nasa Calle Sorbi. Ano mong pangalan kung okay lang? Pent Joseph po. Okay. Pent Joseph, ah. Kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Oo. Ano hong pagkakilala ninyo? Yung ano po, mabait, mapagbigay, ano po, mapag, kumbaba. Okay. Ngayon po kasi tumatakbo siya sa senator, number 44. So, 12 ang pipiliin natin. Ang isang tatanungan ko, may isasama mo ba sa listahan mo bilang senador? Opo. Pang ilan naman kaya? Panguna. Panguna? Bakit panguna? Siya po yung ano na, yung nakita ko po siya kasi sa YouTube na ano siya. Bibigay po mabait na mga ano. Okay. Kung magkaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya bilang isang vendor, no, sa kalagayan mo ngayon, anong sasabihin mo sa kanya? Vendor pa. Bumibili po. Anong sasabihin mo sa kanya? Anong gusto mong ipaabot sa kanya? Sana po matulungan niyo yung mga maraming salamat ha. Kuyatan natin. Thank you so much po. Kaya po mga kaibigan, sa kaya na nagtitinda ng mais, eh sana mabintahan ka ng mais po ha. Thank you. So ayan, ngayon naman mga kaibigan, isa na namang tricycle driver ang ating kakapanayamin
Magandang hapon po, sir. Ako po si Tawang Gala at kasama ko si Mentorados. Nasa Calle Sorbi po tayo. Ano pong pangalan? Kung okay lang po. Reynaldo Valencia po. Okay. Sir Reynaldo, kilala niyo po ba ang pangalang Francis Leo Marcos? Kilalang kilala po. Dahil maraming tinulungan na tao yan eh. Yung namigay ng bigas. Siya ko kasi ngayon tumatakbo, ano, number 44. Tinatakbo niya sa Senado. Ngayon, ang isang katanungan ko, may isasama nyo ba siya sa listahan sa Caliman? Pwede po, isasama po namin dahil alam namin na tumutulong na tao yun eh. Buti pa yan, alam namin siya tumutulong siya eh. At ilan po kaya doon sa listahan na ninyo? Kahit 12 yung mga senador, di ba? Opo, 12. Kahit na panglima, ganyan. Panglima? Oo. So curious lang ako, sino yung pwedeng maging mauna o number 1 mo? Kahit siya pwede. O pwede rin siya? Oo. So 1 to 5. Okay, kung magkaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Pwede. Kung makakausap, pwede. Lalo na kung nanalo. Oo. Pasalamat ko siya. Salamat at salamat sa pagtulong niya sa mga tao. Salamat sa rami. Salamat sa rami. Ito si Ma'am, atin pong isama na rin. Sige lang po, pa may isama na rin kita. Ano kong pangalan? So ganun pa na pagkatanungan ko, ma'am, maikilala niyo po ba din si Francis Leo Marcos? Opo, lagi ko po siyang binapanood sa YouTube at saka Facebook. Ah, nakasubaybay ho kayo? Opo, nakasubaybay kami. Kahit na gabi o umaga, oo, lagi po kami nakasubaybay sa kanya. So, followers talaga kayo, opo, ni Francis Leo Marcos. Ngayon po kasi tumatakbo siyang senador. Ano po, may sasama po sa listahan? Opo, number one po siya. Opo. Okay, kung magkaroon ng pagkakataon na makaharap ko siya, ano ang sasabihin ko? Ay, marami po. Sana marami pa siyang matulungan ng mga tao, lalo na po yung mga naghihirap. Salamat po, mama. Thank you so much. Oh, maraming salamat. So, ayan po mga kaibigan. Ha? At yan, number one, sabi nila. Pero yan, maghahanap pa tayo, ha? Dito po sa lugar ng Victoria, hindi natin inaasahan ang pangyayaring ito at pagkakataon na tayo po ay mapanpan. At syempre, sinasamantala natin na alamin ang boses ng isang Francis Leo Marcos sa larangan ng politika. Tayong tindahan, pasokin kaya natin. Magandang hapon! Magandang hapon din. Sir, ako po si Taong Gala, kasama ko si Pinturanes at vlogger po kami. Ngayon po ay nasa Calle Sorbi ho kami. Itatanong ko lang sana, sir, kung kilala ninyo si Francis Leo Marcos? Po, kilala ko po siya. Yung dating nagka-lockdown, nakita ko sa YouTube na namimigay siya ng bigas. Ng bigas? Oo. So, kung ganun ho, sir, kasi siya ho ay tatakbo ng senador, ano po, number 44. Ngayon ho, kung sakali, ano ho sa pananaw nyo, karapat dapat ba siyang isama sa inyong listahan o ano po? Oh, dapat isama yan kasi mabait yan eh. At saka na tumutulong siya sa mahirap. Pang ilan po kaya sa listahan mo? Sa akin, parang pangatlo siya. Pangatlo. Okay. Kung pangatlo siya, sino ang posibleng number 1? Number 1? Oh. Ako si Robin. Robin, tapos? Saka si, ano yung... Ay, pangalawa na siya. Ah, pangalawa na? Okay. Kasi kung sino ang mabait, doon tayo. Doon tayo. Sa tumutulong sa mahirap. So Robin Padilla and Francis Leo. Francis Leo Marcos. Kung magkaroon ng pagkakataon, sir, na makaharap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya bilang isang may-ari ng tindahan? Eh, gusto ko, sana tulungan niya kami. Kasi nagtitinda kami pero ano, may supplier kami na inautang. Walang mahirap talaga na. So, kumbaga yung puhunan ninyo dito, inutang nila? Inutang namin.
ano to, 5'6"? Kung baka ilan? Hindi, hindi siya 5'6". Yung kunwari, may supplier ako na Muslim din. Oo. Hindi na ako kumupa ng paninda. Tapos kung ilan ang mabibinta ko, yun ano. Ano pa siya. Well, hindi siya 5'6". Ano mo pa palang pangalan tayo? Larry. So, may re-recommenda mo ba sa mga kapwa kapatid natin na Muslim and din mga kamag-anak mo? Oo. Oh, sabihin ko sa kanila na dapat natin tulungan yung mabait sa mahirap. Katulad ni, kasi kami ma-Muslim kami, katulad ni Robin. Oo. At saka yun si Bingo. Kasi nakatulong siya sa yung pandemic. Oo. Siya lang nakikita ko na vlogger na nang araw-araw siya, walang pahinto siya, walang pagod, namimigay ng tulong talaga sa kapwa niya na mahilap. Ayaw niya talaga na yung malaking, kahit may pera siya, gusto niya talaga makatulong. Yung iba dyan na kandidato, hindi natin sasabihin lang, wala, nakaupo lang. Oo, may nakahiga lang, tapos yung pera niya, ayaw niya pita. Salamat sa Larry ha, maraming salamat. So, yung pong napakinggan mga kaibigan, sabi ni si Larry, dalawa lang, Robin Padilla and Francis Leo Marcos. At isa sa kahilingan nila, tulad din ng ating mga na naka-interview, ang ating pong kumbaga nakadaupang palad na mga small entrepreneur, karamihan sa kanila, ang kanilang dinadaing ay ang kanilang puhunan sapagkat ilan sa mga pinagkukunan nila dito ay utang lamang. Maraming salamat po at kami po ay dadako pa dito sa Tarlac, Victoria Tarlac, sa aming pong pagtatanong patungkol po kay Francis Leo Marcos. Okay mga kaibigan, isa din naman tricycle driver ang ating kakapandayamin. Magandang hapon sir, ano hong pangalan kung okay lang? Ako po si Taong Gala at kasama ko si Penturados. Greek pa. Ano pa? Greek. Greek. Ayan, Kuya Greek, tanong ko lang, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Narinig ko lang sa balita. Sa balita? Sa balita. By the way, tayo po ay nasa Victoria Tarlac. Ano? Victoria Tarlac. Okay, kaya ho na itatanong ko sa iyo sir, kasi siya po yung tumatakbong senator number 44. At kung sakali man 12 ang pipiliin natin, ay may sasama mo ba sa listahan? Siyempre, loyal naman ako sa Marcos eh. Loyal ka sa Marcos? So may sasama siya? May sasama ko talaga. O, pang ilan po kaya sir? Siguro, may gusto rin ako sa isa sa ano eh. Mga pangalawa, ganun na lang. Pangalawa? Okay. Curious lang ako, kung pangalawa siya, sino ang number one? Kaya naman pa yung nalalat-lat ng ano? Okay lang naman. Kung yung dati, si ano? Si... Anong pala ito? Si... Yung parang Chinese ang ano niya. Si ano ba pala ito? Si... Dating senador? Dating senador. Incumbent. Okay, so nakalimutan na sir. Yun na lang, basta number to. Pero sir, kung magkakataon na makaharap mo siya bilang isang... tricycle driver, anong sasabihin mo sa kanya? Kay Francis Leo Marcos. Bumustahin. Tapos, siyempre, yung nabalitaan ko na napanood ko rin na nagbigay siya ng mga tinulungan niyang mga bigas. Tumulong siya. Ganon. Tapos, yung pagtulong niya, masama rin pala ng pala. Yung kaganda na nga nang ginawa. Yan ang inano ko rin. May papakilala mo ba siya sa mga kapwa kasama mo sa tricycle driver sa Luna? Kung saling may mga tarpaulin na ano, di ba? Kung walang tarpaulin na may papakita, hindi siya makakilala. Dapat may kailangan pa rin na siya. Kailangan dapat may tarpaulin kayo na ipapakita. Para may nabilang sa tricycle, para siyempre manalaman ng tao kung saan may pupunta. Ganun. So ito po ay Victoria Tarlac, ano? Maraming salamat sir ha. Ako po si Taong Gala at kasama ko si Penturano. Thank you so much po sa magpapaulang. Thank you. Alright mga
kaibigan, sa pagkakataong ito ay nandito si Sir, nagpapahinga at sinabayan po natin. Medyo mainit ang panahon. Magandang hapon, Sir. Ako po si Taong Galat, kasama si Pinturados, nasa Calisorbi tayo. Anong po pangalan? Reynaldo Espiritu po. Sir Reynaldo Espiritu, Sir Reynaldo, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Oo, kilala ko. Anong pagkakilala po niyo? Pagkakilala ko itong mabait na tao. Kasi yung mayor sa amin, nagbigay din nata ng... Binigyan din niya ng mga bigas, ng kalabasa, ng panahon ng pandemic. Kasi napapanood ko siya sa Facebook. Sino ang mayor sa inyo na nabigyan? I mean, Tixman. Okay. Sa bayan ng ano yun? Santo Domingo po. Kasi napanood ko. Santo Domingo, Tarlac, or? Nueva Ecija. Oo, so... Ngayon po, Sir, tatakbo kasi siyang senador or number 44. Apo. Kung sakali man na pwede bang maisama mo or pang ilan kaya siya sa listahan mo? Okay, kasama na po sa listahan ko talaga yun. Pang ilan po kaya? Pangalawa, kundi... Ayun, pangalawa, ganun. Pangalawa? Kasi dalawa lang boboto ko. Uy, sige, pangalawa, dalawa lang iboboto. Eh, di sino yung isa kung pagka ganun? Ha? Sino naman yung isa? Kung okay lang. Kasi isang lumalaman na ano, sige... Basta secret lang. Si Sir, dalawa lang. Office na dalawa lang. Senador, dalawa lang. Dalawa lang, Senador. Okay, ngayon, Sir, pwede mo ba siyang maipakilala sa mga kaibigan mo, kapatid, kamag-anak? Hindi, kilala na siya ng mga kapatid ko, mga kapag-anak, tatay ko nga, yung Pilip doon. Kahit sunugan daw ng pere. So, ibig sabihin sa loob ng iyong pamilya, solid na po. Solid, eh. Para kay Francis Leo. Unang life pa lang nga. Kasi hindi maniniwala ito, no? 1 million, trending agad. Oo. So, nasubaybayan talaga ni yung kwento, no? Okay. So, pag nagkaroon naman ng pagkakataon siya na makaharap mo siya, like for example, no, sa mga oras nito, naharap mo siya, ano sasabihin mo sa kanya? Isang malaking thank you sa mga natulungan niya. At kinagagalak siya makilala. Salamat siya, thank you so much. Maraming salamat sa pagpapaunlak. Sa mga kaibigan, ayan o, ang pamilya ni Sir, sulit po. Lahat na ho, ayan ha. Lahat na po sulit o, sabi pa kanya, sa loob ng kanilang pamilya, talagang kasama na ang isang Francis Leo Marcos. Isang magandang pagkakataon, mga kaibigan, na tayo po ay nandito sa Victoria, bayan ng Victoria, Tarlac. Sabi ko nga ba, bibigyan natin ng pagkakataon ng kahilingan ng karamihan, alamin ang tunog ng mga taga-Tarlac sa pangalang Francis Leo Marcos sa larangan ng politika. Kaibigan, ngayon naman ay isang tricycle driver naman ang ating inakapanin. Magandang hapon, Kuya. Ako po si Taong Gala at si Pentorades po kasama ko. Galing pa kami ng Maynila at dinayo namin ang inyong lugar ng Victoria Tarlac upang alamin lamang at tingnan kung ano ang damdamin ng mga tao rito patungkol ho kay Francis Leo Marcos. Kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Nakikita ko sa cellphone. Sa cellphone. Ano pong pagkakakilala ninyo? Talagang mabait naman. Super matulungin. Super talaga. Hindi naman liit makakalaman ng mga Pilipino na talagang marami na siyang tulungan. Nakikita dito sa cellphone. May mga kaban-kaban na bigas na siyang imigay niya. Tutulungan. Ngayon po kuya, tumatakbo siya, no? Senador number 44. Pang ilan kaya siya sakali sa'yo? Para sa akin, nasa pilado siya, baka nandun siya sa 1 to 5. Baka number 2, number 1, ganun. Para sa akin. So, kung magkakaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Sabihin ko, salamat sa maraming tulong mo sa mga kagaya namin mahihirap kahit hindi pa ako nakatanggap ng ano. At saka, maganda sana, ano na lang, presidente ko kaya vice president, tinakbo niya. Sana, ano? Oo, ganun na lang sana. Oo. Mas marami pang natutulungan na nakikita dito sa cellphone kaysa yung mga nakaupo na eh, di ba? Oo. Ano naman yung mga nakaupo ngayon eh, wala naman.
Eh, isa itong pandemic, ang dami niya ng ano, nakikita na ano, na makikita dito sa cellphone na natulungan niya. Pinapatikos pa niya yung mga kapitbahay niya na super yaman doon, hindi naman tumutulong. Sabagay, hindi naman niya ito sa politician yung mga kapitbahay niya. Ganun. Maraming ano, maraming natutuwa at lumaban siya. Mai-re-recommenda mo ba siya sa mga kapwa mo, tricycle driver o kaibigan o kamag-anak na? Kahit di na-recommenda yun, alam na nila. Talagang alam na nila dito sa Victoria? Oo, hindi, hindi ako taga-Victoria, taga-Pura ako. Ah, Pura ka? Kabilang bayan. Kayo ho'y dumayo lang dito dahil sa... May nag-deliver, nag-deliver kasi ako ng mga kwan, mga sa online. Ah, may online business ako? Oo, yung manugang ko. Kahit sa Sabela, andun yung asawa ko. Kasama yata sa kone, sa group. Kasama ko doon. Talagang ano siya doon. So maraming salamat, Kuya. Thank you so much sa pagpapaunlak. Ayan po mga kaibigan, si Kuya ho pala, isang online seller. At talaga namang mula sa Pura, kumihay siya dito may delivery. Nagkataon naman na nakadaw pang palad natin. So po yun mga kaibigan, ayan, ito po yung ating sorbi dito po sa Victoria, Tarlac. Kung saan po ay... talaga namang mula po sa Talugtug, Nueva Ecija, ay nakadaan kami rito at sinamantala na natin ang pagkakataon upang alamin ang tunog ng taong bayan patungkol po sa pangalang Francis Leo Marcos para po nitong darating na halalan. So alright mga kaibigan, ngayon naman pinalad tayo isang nakatambay na ginang ang ating pong kakapanamin. Magandang hapon po. Ako po si Taong Galat, kasama ko si Pinturados. Ano pong pangalan tayo? Ako po si Gemma. Gemma. Alright. Gemma, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Yes po. Ano hong pagkakilala niyo sa kanya? Mabait po siya. Tapos po, marami na po siyang natulungan tao. Napapanood ko po kasi yung vlog niyo po. So, mula bang pag-umpisa nung pumutok ang pandemya na tumulong siya? Ganun man yung kwento. Madalang po. Kasi po, mahina po net sa amin. Pero so far, nasusundan mo ang kwento. Kaya ako po na itatanong, kasi ho, tumatakbo siyang senador number 44. Okay, independente ata kung sakali ang isang malaking katanungan doon, 12 ang pipiliin natin. May ipapasok ba siya sa listahan mo? Pwede, opo. Kasi po, ano po ako, followers po ako sa mga vlog. Okay. So pang ilan kaya kung sakali? Pwede rin pong una. Number 1. Opo. Followers nga naman, matihuhuli pa, di ba? Ito ang pinakamaganda. Kung magkakaroon ng pagkakataon na makakaharap mo siya sa mga oras na ito, anong sasabihin mo sa kanya? Hihingi po ako sa kanya ng tulong. Oo. Na ano po, kahit pang negosyo, ganun lang po. Pang negosyo? Apo. Kayo po ba may anak na? Wala pa po. Sa, para po sa mother ko. Sa mother na. Kasi po, wala na po kami ng papa. Kumbaga, kayo na lang, ikaw na lang. Taka dito kayo sa Victoria mismo. Pero sa Balayang po kami. Dito po kami talaga sa Victoria. May re-recommenda mo ba sa mga kamag-anak? Oo naman po, sa mga kasi po followers din po yung mga kumari ko, mga kumpari ko po. Sa QC po. Malayo ba yan dito? Hindi, yung sa Malayo po, sa kabilang barangay lang po. Pero sa Quezon City po, doon po ako nakatira. Ah, sa Quezon City? Taga Quezon City? Sa Uyuno Princess po. Eh, paano ka naman na panpan dito sa Victoria? Makikisismis na rin. Taga dito po yung parents ko, pero yung boyfriend ko po, taga QC po. Ah, pag na... Apo, ano, doon po ako nag-i-stay kasi doon po ang trabaho ko. At okay. Eh, ano po, katulog po. So ngayon may napadpad lang? Baka pakasyon lang? Ah, hindi po. Ano, nag-stay na po ako dito simula po ng pandemic kasi namimiss na daw po ako ng magulang ko. 2 years po kasi akong hindi naka-uwi simula po ng pandemic. Ah, so ngayon binabantayan mo na? Apo. Maraming salamat po sa mga pagtitiwala mo sa mga impormasyon na yung binitawan. And thank you so much sa yung mga kaibigan. So tulad ng sinabi niya, solido, napakaganda, isang solid na supporter at talaga naman number one para sa kanya ang pangalang Francis Leo Marcos. Na magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, ito na po ang kahilingan ng karamihan base po sa nagre-request sa atin sa ating pong community. 75% po ang gusto nilang nais nilang alamin ang tunog ng mga taga Tarlac. At ngayon po ay nandito tayo sa Tarlac kasama natin si Sir. Ano pangalan, Sir? Mag-Anthony Valdenasa po. Pang-artista talaga. Kamusta naman ho ang pasada?
Medyo nakakaraos lang po sa pangaraw-araw. Oh, sir, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Opo, siya po yung nag-viral nung lockdown po, yung tumutulong sa mga kapwa natin mahihirap. Oo. Eh, kaya ako na itatanong sir, kasi tumatakbo siyang senador, number 44. Opo. 12 naman ang pipiliin natin. May sasama ba sa listahan mo? May sasama po natin. Pang ilan po kaya? Pang tatlo siguro po. Pang tatlo. Oh. Kung magkaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya bilang tricycle driver, ano sasabihin mo sa kanya? Yung kung magkaroon po ng magandang kwan sa, lalo po sa mga toda. Sa mga toda. Opo. Kasi dito po yung toda po kasi namin medyo hindi po maayos eh. Hindi po maayos. Hindi po siya ganun ka. Hindi systematic at hindi organisado. Opo. Pero may ipa, may si-share mo siya, may ipapakilala mo sa mga kapwa toda mo rin. Opo. One last question, baka may babatiin ako. Wala po. Maraming salamat sir. Thank you so much. Taong kala po. Yeah, taong kala. Si Sal, matanong ka. Kailala niyo po nag-jobin lang siya mga kapwa. Oo naman po. Ano ang pangalan sir? Eddie Manalini. Eddie. Ayan si Kuya Eddie. Ay, isa din truck. Si, isa din tricycle driver dito sa Tralak. Kilala niyo si Francis Leo Marcos? Opo. Ano pong pagkakilala ninyo? Pagkakilala ko po yung magpapintahan siya. Dahil siya ang tumutulong na magkaroon tayo ng mga tulad ng lockdown, ganyan. Opo. Okay. Siya ang isang magpapan na tuto. Kaya sila lang kilala po siya. Okay. Ngayon po, tumatakbo siyang senador, number 44. Opo. So, 12 naman po ang pipiliin natin. Kung sakali, pang ilan kaya siya sa 12? Para sa iyo. Para sa akin po, kahit sa pang-walo lang. Pang-walo. Okay. Matanong ko lang, kung pang-walo siya, sino po ang number 1 kung sakali? Wala pa po ang napipili sa mga senador na maganda. Oo, pero at least doon, nasa asunsi sa pang-walo, sigurado. Okay. Bilang isang tricycle driver, kung magkaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya? Okay. Sasabihin ko po sa kanya ang problema dito sa lalabas ko na muna dito sa amin. Walang magulo kasi yung buwan ng toda namin. Uh-huh. Walang maayos. Uh-huh. Kaya tingnan mo, may parada dito, may parada kung saan-saan uh-huh. sulok. Kaya hindi ka makapasaga ng maayos. Yun sana ang isap namin sa kanya kung sakali. Walang pangalan pa yung kuda ninyo dito? Meron po kami pangalan. Anong pangalan ng kuda? 24-7 po. 24-7. Kasi magdamagan yung hanin. Okay. Ang masakit eh, kami yung palagi nilang pinukon dito. Nasa, pagkabi, nasa tali-tali dito lang. Ganda sana naman na maayos yung mga kuda nito. Maraming salamat kayo. Thank you so much po. Maraming salamat. Tapos yung mga kaibigan, ayan, ito po yung ating sorbi dito po sa Victoria, Tarlac, kung saan po ay talaga namang mula po sa Talugtug, Nueva Ecija, ay nakadaan kami rito at sinamantala na natin ang pagkakataon upang alamin ang tunog ng taong bayan patungkol po sa pangalang Francis Leo Marcos para po nitong darating na halalan. At syempre, abangan nyo po ang vlog ni Pentorados sapagkat sa susunod po na bayan ay siya naman po ang gagawa ng Calyu Survey. Sana po ay suportahan natin at sundan sapagkat ito po ay tuloy-tuloy na serye bayan-bayan dito po sa aming madadaanan habang kami ay naglalakbay dito mula Nueva Ecija hanggang sa Tarlac. Sa muli po, ako si Taong Gala at kasama ko si Pentorados TV. Naway, kung nagustuhan mo ang vlog na ito ay pinutin mo ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa susunod nating mga video. Big love shoutout sa ating mga FLM family, kay Tutoy Bibo ng New Zealand, Tutoy Bibo Nation, dun po sa ating Gagamba Attackers, sa lahat po ng sumusubaybay sa ating pong Calyu Survey at sa lahat po ng mga yumayakap at nagsubscribe ng ating channel. Maraming maraming salamat po at tayo po'y palaki ng palaki na pong pamilya. Sa muli po mga kaibigan, ako po si Taong Gala, bumabati at nagpupugay sa inyo na isang magandang magandang araw, kababayan.